Magandang maganda at kakit-akit pa rin ko ating pagmamasdan ang kagandahan ng Maynila at ang mga lungsod na nakapaligid dito. Ang mga ilaw na kumikislap ay totoong nakakabighani sa ating mga paningin. Ngunit sa kagandahan ito ay nabalot pa rin ng mga panganib at mga taong mapagsamantala at manluloko sapagkat sa hirap ng buhay ay lalong padami ng padami ang mga taong gumagawa ng mga modus operandi at mga panluloko upang sila ay mabuhay lamang. Napakaganda ng Maynila, ngunit isang siyudad na mapanganib lalo sa mga taong pwede mabiktima ng mga nakapaligid dito na masamang loob. Sa mahabang panahon, ako ay hindi nakaluwas sa lungsod na dati kong tinirahan at naglingkuran sa mahigit 15 taon. At ito lamang nakaraang linggo, ako ay lumuwas ng Maynila upang asikasuhin ang aking mga papers for retirement. At nang ako ay sumakay ng Lucena, biyaheng Cubao, ako ay binaba ng nasabing bus sa Kamuning Station ng Jack Liner. At pagdating dito, ako ay medyo nanibago sapagkat mahaba-haba din panahon na hindi ako nakaluwas ng Maynila. At ang una kong ginawa na ako'y bumaba ng bus station ay nagtanong ako sa unipermadong empleyado ng Jack Liner at tinatanong ko kung saan ang Kamuning Road upang sumakay doon patungong Banawi kung saan ay doon ako tutuloy sa dormitory ng public Philippine Public School Teachers Association. Ang sagot sa akin ng nasabing empleyado ng Jack Liner ay nako, napakalayo pa dito ng Kamuning Road. Maglalakad ka ng malayo, iikot ka at kailangan pang umakyat ng mga overpass upang marating ang sakayan patungong Quiapo. Sa isip ko, paano nalalayo? Kamuning nitong aking binabaan na bus station. So ang ginawa ng empleyado ng Jack Liner ay tinawag niya ang isang nakaparadang taxi at kinausap ang taxi driver. Manong, ihatid mo itong pasaherong ito at pupunta ata ng Banawe. Dahil nabanggit ko na yun kanina bago pa man ako magtanong sa nasabing empleyado. So, sumagot ang driver ng taxi. O sige po, magkano po ba ang tanong ko? Ang sagot niya ay, 400 na lang sir. Ang mahal naman, kako napakalapit lang naman ng Banawe. Okay, 350 na lang. Mahal pa rin sa isip ko. Kahit di ko na lamang tinanggap ang kanilang alok at ako ay lumayo ng utay-utay. At sa aking paglayo ay aking minasdan ang paligid at habang nakatanaw ako sa isang kanto ay napansin ko na parang ito ata ang Kamuning Road. So, naglakad ako ng ilang sandali at wala pang 30 hakbang ay akin nang nakita ang Jollibee sa kanto at ang Mercury Drug na para tandaan na ito na nga ang Kamuning Road. Kahit naisip ko, talaga ang mga tao dito manluloko, ililigaw pa ako, palalayuin pa ako, at pagbabayarin pa ako ng mahal. Kaya nairing lang ako sa pangyayaring ito at tamang-tama na madumadaan ang jeep na biyaheng Quiapo dadaan ng Welcome Rotonda and Banawi. Sumakay na ako at narating ko na sabing lugar kahit gabi na kung saan ay namasahe lamang ako ng halagang 15 pesos. O diba, kung tatanga-tanga tayo ang una magiging biktima ng mga mapagsamantalang manluloko sa siyudad ng Maynila. At after 2 days, tapos ko ng asikasuhin ng aking mga nilakad sa siyudad, maging sa ombudsman, galing na ako doon, at ako ipawi na ng Lucena. At muli, ako nagbalik ng Kamuning area upang doon naman sumakay from Kamuning to Lucena.
At sa aking pagbaba ay nadaanan ko ang bus station ng BLTV. At dito ay sinalubong ako ng isang mama na sinasabing, saan po ang biyahin nyo? So sabi ko, Lucena City. Ah, ganun po ba? Aba, ay matagal na ko dito walang biyaheng Lucena. Kaya kung papayag ka ay ihati na lang po kita para mapadali ka. Dahil doon na po ang sakayan ngayon sa Farmers Cubao. Sabi ko, paano mo mawawala ng biyahe? Ay, kasasakay ko na lang isang gabi at itong ako bumaba, ibinaba ng jackliner. Ay, matagal na hong wala, ang sagot niya. Ang mga biyahe po dyan ay mga biyaheng norte, Tugigaraw, Baguio City, Ilocos, at iba pa. So, muli, hindi ko pinansin ang mama nag-aalok sa akin na ang sabi pa nga niya, kung sasakay ko ng taxi, ay 300 ang sisingilin sa akin. Samantalang siya, sisingilin lang niya ako ng halagang 200 pesos. So, nilikuran ko siya at ako'y lumakad patawid palayo sa kanya upang muling bumalik sa bus station ng jackliner. At tamang-tama naman pag dating ko ng kabilang kalsada ay lumalabas na ang bus na biyaheng Lucena City. At muli, dali-dali ako sumakay dito. At yun nga, muli po napatunayan na ang tao aking kausap ay isa namang mambibigtima kung sakali. Malay ko ba kung saan ako nung dalhin at antingin at ay may pera akong dala. So sa ating mga kabayan, lalo yung mga matagal na hindi nagpunta ng Manila or bago pa lang sa Manila, huwag po tayong basta may kipag-usap sa mga tao hindi natin kilala sapagkat diyan ay napakadaming manluluko na marahil ay sa hirap ng buhay ay talagang yan na ang kanilang ginagawa araw-araw. Nakakalungkot lang na kung ano ang iginanda ng Manila at ng mga syudad na nakapalibot dito ay ganoon din kadami ang mga demonyo na nagkalat at handang Manila umambiktima ng mga kawaawang kabayan natin. Paano kung hindi ako nag-isip? Paano kung wala akong alam tungkol sa syudad na dati kong tinirhan at pinaglingkuran? So marahil, isa din ako magiging biktima ng mga demonyong ito. Talaga walang ginawa kundi ang maghanap ng mga bagong taong kanilang lulukuhin. Kaya muli po, ingat-ingat tayo at lagi tayong mag-pray. Iligtas tayo sa anumang sakuna o kahamakan upang sa ganoon ay lagi tayong may gabay buhat sa ating dakilang lulikha. Sa mga tao pagsamantala, sana naman po ay huwag natin gawin yan. At sa mga empleyado ng mga bus company, pakituruan naman po ang inyong mga empleyado na maging matapat. Kasi sabi ko nga, nagtanong ako doon sa unang unipermadong empleyado ng jackliner na inaasahan kong siya makatutulong sa akin dahil alam nila ako'y pasahero ng kanilang kumpanya. Ngunit siya pa magpapahamak sa akin, magliligaw, at bibigyan pa ko ng malaking gastos upang mag-taxi at magbayad ng mahal. Paging, jackliner company at yung mga jamliner dyan at iba pa mga bus company, pakituruan po ang mga empleyado na maging matapat lalo na sa mga pasahero. Maraming po salamat.